Hello guys, it's me again, Krong TV. At sa video nito, pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito, pag-uusapan natin ang kapangyarihan na maaring taglayin ng adult Sarada. Si Sarada Uchiha ay isang kunuichi ng Konoha. Dahil nga si Sarada ay lumaki na wala sa tabi niya ang kanyang ama, siya ay nakakaranas ng problema kung saan hindi niya alam or hindi niya maintindihan kung sino siya at kung ano ang gusto niya sa buhay. Ngunit matapos nga niya makilala si Naruto Uzumaki at tulungan siya nito at nagkaroon siya ng connection sa iba at naging miyembro ng Team 7, naging pangarap na ni Sarada na maging isang Hokage upang magkaroon siya ng connection sa lahat ng tao. Si Sarada ay only child ni Sakura at ni Sasuke Uchiha. Ipinanganak si Sarada habang sinasamahan ni Sakura si Sasuke sa kanyang paglalakbay at successfully nga na na-deliver sa tulong ni Karin sa isa sa mga hideout ni Orochimaru. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit wala siyang kahit anong record ng kapanganakan niya sa Konoha Hospital. Upang nga mapanatili ang koneksyon ni Karin at ni Sasuke, itinago ni Karin ang umbilical cord ni Sarada. Noong mga oras nga na si Sasuke ay wala sa Konoha dahil sa siya ay nangangalap ng impormasyon patungkol nga kay Kaguya Otsutsuki, si Sarada ay nagkaroon ng sakit at mataas na lagnat at ito ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng malabong mata. At ang salamin ngang suot niya ay regalo sa kanya ni Karin. Dahil nga sa ang mga magulang ni Sarada ay isa nga sa pinakamalalakas na shinobi ng Konoha at maging ng shinobi world, si Sarada ay sinasabing isang gifted na shinobi. Dahil nga sa mamamana nito ang kakaibang talento ng kanyang ama na si Sasuke at ang talino namang taglay ng kanyang inang si Sakura Haruno. Kaya naman tinawag siya ni Mitsuki bilang Elite Genin. At dahil Uchiha blood ang nananalaytay sa kanyang katawan, ang kanyang ipinakitang talento ang naging dahilan kung bakit siya ay third rank sa kanyang klase at nakapasa nga sa graduation exam. At bukod pa dyan, pinatunayan ni Sarada ang kanyang lakas noong nagawa nga niyang matalo ang maraming clone ni Shin bago ang kanyang graduation. Namana ni Sarada mula kay Sakura ang naturally advanced control ng chakra. Kahit pa noong bago nga ang kanyang graduation, nagawa nga nitong ipunin ang chakra nito sa kanyang kamo at ito ay i-release sa target nito na merong katakot-takot at nakakalulang epekto. Dahil nga sa kakayahang ito ni Sarada ay nagawa nga niya na mapalipad sa malayo ang sinumang kalaban niyang tatamaan ng kanyang suntok. Magaling din si Sarada pagdating sa ninjutsu, kayang gumamit ni Sarada ng lightning at yin release. Katulad ng ibang Uchiha, si Sarada ay mahilig din sa mga ninja tools. At dahil nga dito, si Sarada ay magaling sa paggamit ng shuriken jutsu kung saan nga ay ito ang naging dahilan kung bakit siya ay nakakuha ng mataas na marka sa kanyang klase. So pansin nyo guys, bata pa lamang ay napakalakas na ni Sarada Uchiha. Paano na lang kaya sa kanyang adult stage, ano kaya ang maaaring kapangyarihan na maaari niyang taglayin in the future? So sa video ito guys, susubukan kong isa-isahin ang mga teknik na maaaring taglayin ni Sarada Uchiha during adult stage. Ang una ay ang Mangekyo Sharingan. Ito ay ang advanced form ng Sharingan na na-activate lang ng handful or mahusay na Uchiha. Taglay pa rin nito ang lahat ng generic abilities ng Sharingan. Gamit ang technique na ito, ang user ay kayang makabasa at makapag-decode ng Uchiha Clan Stone Tablet. Maaaring sa tulong ni Sasuke, ma-activate ni Sarada ang kanyang Mangekyo Sharingan. Dahil nga sa ang Mangekyo Sharingan ay na-activate lamang kapag ang user ay makaramdam ng trauma kung saan nga ay makakaranas or makaka-witness siya ng pagkawala ng mahal niya sa buhay o maaaring ang kanyang close friend. So dahil dito, maaaring ang gawin ni Sasuke ay gagamitan niya si Sarada ng Chukuyumi kung saan ang mangyayari dito ay accidentally ay mapapatay ni Sarada si Mitsuki at Boruto.
or maaaring si Sakura at si Sasuke na kanyang mga magulang. Not literally guys, I mean ito ay sa Tsukuyomi lang. So dahil dito si Sarada ay makakaranas ng trauma at dito ay may chance na nga siyang ma-awaken ang Mangekyo Sharingan nang walang nasasaktang kahit sino. Pero pagdating sa EMS, hindi ako sure kung magkakaroon siya nito dahil upang ma-awaken nga ang EMS, kinakailangan ngang ma-transplant ang MS ng isang Uchiha sa MS ni Sarada. E ang may MS lang na Uchiha ay si Sasuke. So kung itatransplant nga ito ni Sasuke kay Sarada, maaari siyang magkaroon ng EMS. Pero matatransplant lang niya ito kapag ito ay ibibigay ni Sasuke or sakaling si Sasuke ay patay na. Ang ikalawa ay ang Chidori. Ang Chidori ay ginawa ni Kakashi Hatake at naglaon ay itinuro niya ito sa kanyang estudyante na si Sasuke. At ito ay naging signature attack ni Sasuke. Ito ay may malaking chance na taglayin ni Sarada dahil katulad nga ng sinabi ko, ito ay signature attack ni Sasuke. Kaya naman, hindi malayang ito ang unang ituro ni Sasuke kay Sarada since si Sarada ay meron naman ng Sharingan or ang MS. Ang ikatlo ay ang Amaterasu. Ang Amaterasu ay ability ng Mangekyo Sharingan, kung saan ang Amaterasu na ito ay nagpo-produce ng dangerous black flames at ang user nito ay nagpo-focus sa target or kung saan lalabas ang flames at mapapatay lang ang itim na apoy na ito ng taong mismong gumawa nito. Ang ability na ito ay hindi kinakailangan ng hand sign. At si Itachi at si Sasuke ay ang kilalang gumagamit ng technique na ito. So it means maaari rin itong matutunan ni Sarada. Siyempre sa tulong pa rin ito ng kanyang amang si Sasuke since siya naman ay magaling dito. Kaya naman hindi malayong ang technique na ito ay matutunan ni Sarada. Ang ika-apat ay ang malahalimaw na lakas na taglay ni Sakura. So basically or usually nga, ang mga new generation ninja ay tuturuan ng kanilang mga magulang katulad na lamang ni Inujin na tinuturuan nga ni Ino at ni Sai. At si Sarada naman nga ay tuturuan naman ni Sakura. At syempre ang signature attack na ito ni Sakura ang ituturo niya kay Sarada. Madali na lang itong matututunan ni Sarada since nakakitaan naman na natin ng ganitong ability lalo pat siya ay merong Sharingan. Dahil dito alam na natin na si Sarada ay katulad ng kanyang ina na advanced pagdating sa chakra control. At ang ikalima naman ay ang 100 Healing Jutsu. Sa technique na ito, kinakailangan nga ng matinding chakra control. Ang mga kilalang taong magaling dito ay si Tsunade at si Sakura. Nasa umpisa nga ay tinuruan nga lang ni Tsunade si Sakura kung paano nga magagamit ang Strength of 100 Seal na ito. Hindi malayong matutunan ito ni Sarada dahil sa kung matatandaan nakakitaan na nga si Sarada ng kakayahan nga sa paggamit ng super strength ni Sakura at ni Tsunade. So malinaw na si Sarada ay magaling pagdating sa chakra control. At dahil dito, maaaring ang matutunan ito ni Sarada sa tulong ni Sakura or maging ni Tsunade. Ngunit, mahihirapan si Sarada upang ma-perfect ang technique na ito dahil sa kinakailangan nga ito ng matinding training katulad nga ng napagdaanan ni Sakura noong ito ay tinuturo pa lang sa kanya ni Tsunade. Dahil nga sa ito ay kinakailangan ng high level chakra control para magamit ang creation rebirth technique upang magamit ng technique na ito. Sadyang napakahirap ang technique na ito. Kaya naman ito ay isa sa forbidden jutsu dahil nga sa pinapaikli nito ang buhay ng user dahil nga sa paggamit nito ng maraming chakra. Si Sakura ay magaling dito kaya naman bibigyan niya si Sarada ng useful na tip habang sila ay nagtitraining upang nga hindi gaanong mahirapan dito si Sarada. So far guys, yan pa lamang ang nakikita kong maaaring taglaying kapangyarihan ni Sarada. Hindi ko na binanggit guys yung mga napakakomplikado but still kapag ang lahat ng ito ay tinaglay ni Sarada, masasabi kong talagang siya ay overpower shinobi na. So guys, dito na nga nagtatapos ang video nito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!